Ayan. Good morning. It's dito ako sa labas kasi si Mister nagpa-blood test sa ospital. Dito kami, dito sa ospital. Eh hindi pala pwedeng pumasok ako kasi kailangan lang yung pasyente. So, nandito na lang ako sa labas at aantayin ko na lang si Mister. Ayan. Itutuloy ko na lang yung part 3 ng aming love story ng asawa ko kung paano ako nakapunta dito. Ayan. So, bali ang nangyari, ayun na nga, inayos ko yung papers ko, yung CFO ko na sticker para matatakan. So, ayun. Natataka naman. Parang ano lang. Parang wala pang half day natapos na. Kasi madali lang naman. Sticker na lang kasi nakapag seminar na rin naman ako bago pa lumabas yung visa ko. So, yun. Tapos, nagkaroon na ng sticker yung passport ko, yung visa ko. So, the next day ay inantay ko na lang yung ticket. Oh, actually, bago nga pala ako pumunta na ng Manila, may ticket na ako. So, ito na, naka-prepare na ako. 24, 23, parang 24 na umaga yung flight ko. Ayan. Sa lola mo, naka-prepare na lahat. So, maaga ako pumunta kasi parang flight ko ay parang hapon. Gabi. So, parang mga 6 or 7 na doon ako kasi parang 9 ata yung flight ko. Pagkatapos, andun na ako. Nauna na. Maaga ako pumunta kasi, di ba, parang hindi na rin mahirapan sa immigration kasi nga, baka madami pang kakailanganin. So, andun na ako, pumunta ako. Madali naman akong nakapasok sa loob. Pagkatapos, nung andun ako sa ticketing na, mag-check-in ko na yung luggage ko, ganun ka problema yung sa ticket ko. Ka problema sa ticket. Kasi, hindi ko alam, may confirmation naman galing sa airlines. Tapos, parang na-cancel yung ticket ko. So, parang inantay. Para akong, di ba, para kang na-shock. Kasi parang aalis ka na lang. Bigla pang magkakabulalyaso. So, parang inantay ko muna. At nung andun doon kasi ako, gabi na yon, parang maaga pa dito sa US. So, parang tulog pa si Steve. So, ang ginawa ko, hindi ko makontak si Steve. Nag-antay na lang muna ako. So, tawag ko ng tawag. Tulog nga. So, hindi, umuwi na lang ako. So, ang ginawa ko, pagdating ko sa bahay, ayun, sinabi ko kay Steve. So, sabi niya, na-shock din siya kasi parang may confirmation naman bakit nagka-ganun yung ticket. So, anyway, the next day, nagbili na lang ulit si Steve ng ticket. Same time pa rin yung flight. So, ang ginawa ko, bago talaga ako umalis, pina-check ko pa doon sa ticketing office. Doon na parang kakilala ko, pina-check ko ulit yung ticket ko, chinik ko din online para sigurado kasi baka magmukha na naman akong tanga, nakakahiya kaya doon. So, ayun, nagawa ko naman. So, pumunta pa rin ako ng maaga para in case na magka-problema ulit yung ticket ko, di ba? Mas maganda na yung walang pila. Pag nagka-problema yung ticket mo, hindi ka mahihiya, di ba? Kakahiya. So anyway guys, ayun, naging successful naman. So maaga ako dumating doon sa airport, nakapag-check-in. Ayun, pumasok na kaagad ako doon sa loob. Doon na lang ako nag-antay. So ayun, ang flight, ang parang direct flight ako from Manila to Lux Airport, parang Los Angeles Airport, yun, parang Lux. Tapos yun, parang di ko ma
ilang pa yung ilang oras ba ang flight ko noon? 13 or 14 hours na direct flight. Tapos nung nasa loob na kami ng plane, nasa napagitnaan ako ng dalawang lalaki. Parang na-excite ako, masaya ako kasi magkakasama na kami ng asawa ko. Pero at the same time, parang malungkot kasi parang namimiss ko kaagad yung anak ko, tsaka yung nanay ko, yung pamilya ko, yung parang ganun. Pero sabi ko nga, ang tagal din naman ng proseso namin. Hey, pretty lady, wanna get inside of my car? You're her! Wanna get inside of my car, pretty lady? Yeah, let's go na, daddy. Ayan, hanggat nakarating na ako dito sa Amerika, ayan, sinundo ako ng asawa ko sa airport. Ayan, magkasama na kami. So, thanks God, after 6.5 years, we're together na. Lumabas na si Mister galing sa blood test niya. Kaya uwi na kami kasi hindi ako pinapasok. Kaya ayun, yun ang aming love story. So, parang magsi 6 months na rin ako dito. 6 months na pala ako ngayon dito. So, ayun, happy kami ni Mister. Masaya kasi mabait naman yung asawa ko. Hello, mahal. Hello. Let's go to Seafood City. I'm hungry. Okay, sure. Ayun, kaya tatapusin ko na dito yung aking vlog about our love story. This is the part 3 of our love story. So, sana pag may time kayo, panoorin ninyo at i-like nyo na rin. Oh, andito kami sa elevator. I-like nyo na din and i-subscribe. Mahal. Yes. And subscribe. Ayan. Thank you. Bye. I love you.